ika-6 na huling wika ng ating Panginoong Hesukristo ay matutunghayan po natin sa Ebanghelyo ni San Juan. Kamanata 19, ang mga talata ay 30. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kaniyang sinabi, "Naganap na." Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Naganap na ang lahat ng pahirap. Naganap na ang lahat ng mga pagtuya, pag-insulto, paglatigo ng ating Panginoon. Higit sa lahat, naganap niya ang iniutos sa kanyang ama. Ang alin ang iniutos ng ama ay ipakilala ang Diyos ng pag-ibig. Ipakilala na ang Diyos na nagsugo sa kanya ang kanyang ama, ang Diyos na ang kanyang pagmamahal ay hindi nagmamaliw kailanman. Naganap na ang misyon na ialay ang kanyang buhay para sa katubusan ng sangsinukob. Naganap ang isang napakahirap na ipinagawa ng Ama sa ating Panginoong Hesus. Gaano man ito kahirap, nakita ito ng Panginoong Hesus nung siya ay nanalangin doon sa bundok bago siya dakpin. Subalit ang sabi nga niya, "Hindi ang kalooban ko ang masusunod, kundi ang sa inyo, Ama." Naganap na yung kanyang misyon na ikaw at ako ay bayaran ang pagkakasala, ikaw at ako ay iligtas sa kasalanan, ikaw at ako ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Brothers and sisters in Christ, may isang kwento. Si Arnold ay naging engineer sa sariling pagsisikap. Naging isang matagumpay na kontratista sa industriya ng real estate. Ang lalaki ng kanyang mga kontrata, mga gusali, mga high-rise building na kanyang itinatayo. So, sabalit sabi, mula from rags to riches, ika nga. Mula sa wala, nagiging super yaman. Sa kanyang pagsusumikap, naganap ang lahat ng ito. Dahil sa kakulangan ng financial na kanyang magulang, naging working student ang batang ito. Nagsikap, determinado na marating yung pangarap niya sa buhay na maging inhinyero. Ang nakakalungkot na bahagi sa kanyang buhay, mga kapatid, ay ang kanyang mga mahal sa buhay, yung kanyang magulang, mga kapatid, ay lumalayo sa kanya. Maraming mga dati niyang kakilala, kababata, na naaandap sa kanya. Naaalangan sa kadahilanan na si Arnold ay mayaman. Bukod sa isang matagumpay na inhinyero, ay labis na nagbago ang kanyang buhay. At alin yung pagbabago na ito? Yung pagiging mayaman at higit sa lahat, yung pagiging mayabang niya. Nagiging mayabang siya, naging matakobre, ika nga. So, para bagang sabi ng kanyang sarili, dahil sa pagsisikap ko nito, dahil sa determinasyon ko na ito, kaya nakamtan ko ang mga bagay na ito. Maraming kotse, magagarang sasakyan. Maraming bahay, no? Subalit, mababanaag sa mukha ni Arnold
na hindi talaga siya ganap na masaya. Ang tao kuminsan, sa kanyang pagsusumikap, nakalimutan niya na ang lahat ng ito ay nangyari dahil may Diyos na nagpala sa kanya. Malungkot ang naging buhay ni Arnold sapagkat hindi siya pinupuntahan ng kanyang mga magulang, ng kanyang mga kapatid, lumalayo sa kanya. Sikat siya doon sa kumpanya. Siya ang big boss eh. Subalit sa totoong buhay, parang si Marilyn Monroe din siya, hungkag ng buhay. Kapatid, yun ang kahalagahan na anuman ang nagagawa natin, anuman ang na-accomplish natin, anumang completion sa mga project sa buhay natin, dapat kilalanin natin ang lahat ng ito ay biyaya na nagmula sa ating Diyos. Sa ating Diyos na mapagmahal, sa Diyos natin na nagliligtas, sa Diyos na nagpapagaling sa iyong karamdaman, sa Diyos na tumutugon sa iyong kailangan, ang Diyos na nagbubuhos ng mga biyaya, nag-uumapaw ng mga pagpapala upang maranasan mo sa buhay na ang Diyos na iyong sinasamba, ang Diyos na iyong pinaglilingkuran ay Diyos na pinagmulan ng lahat ng biyaya sa buhay na ito. Kapatid, naganap na. Dapat naganap din sa buhay natin na ang kalooban ng Diyos ay kasama sa ating mga pagpupunyagi sa buhay. Hindi tayo dapat magmayabang na dahil sa aking lakas, kaya yung mga bagay na ito ay aking nakamtan. Kung hindi dahil sa akin, wala ito. Itong kumpanya ito, wala ito. Itong lugar na ito, wala ito. Huwag ganun, brothers and sisters. Dahil isa sa kasalanan na kinamumuhian ng Diyos, yung taong palalo, ibabagsak yan. At hindi ko alam sa panahong ito kung ano na ang kalagayan ni Inhenyerong Arnold. Subalit, ang salita ng Diyos ay hindi maaring hindi maganap. Kung ang Diyos ay namumuhi sa mga taong palalo, sa mayabang, yan ay kanyang ibinabagsak. Maaaring sa panahong ito, hindi man natin ibig na ang taong ito ay bumagsak sa kanyang kabuhayan. Subalit, tiyak, mayroong magkaganap sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, na siya ay magising na ang kanyang ipinagyayabang na pagpupunyagi niya ay dapat makilala niya na Diyos ang nagpala, ang nagbigay ng lahat ng iyon. Naganap na. Kung nagawa natin ang isang bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kasi ang kasalanan, hindi ang ganap na kasalanan kung hindi yung completed. So una, parang nagkaroon ka ng desire. Sabi nga sa kanta, patikim-tikim. Nag-umpisa sa patikim-tikim hanggang sa naging lasinggo ka na. Nag-umpisa sa isang hit-hit ng sigarilyo hanggang sa ikaw ay naging addict sa marijuana. Hanggang ikaw ay isang naging addict sa shabu. Completion doon sa ginagawa mo, doon pumapasok yung kasalanan. Kung nagmimiti ka pa lang, hindi pa ganap na kasalanan yun dahil wala ka pang action na ginagawa. Subalit kung may action ka lang ginagawa, doon pumapasok yung kasalanan. Naganap yung isang malaking kasalanan sa buhay mo. Naganap yung pagwawalang pahalaga mo sa aral ng Diyos. Naganap yung kawalan ng pagpapahalaga mo sa pagpapakasakit, pagpapakahirap at pagpapakamatay ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. 2,000 mahigit na taon na ang dumipas. Kung yan ang naganap sa buhay mo, dapat sa panahong ito, maganap yung iyong pagbabagong loob. Ang pagbabalik loob mo sa Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay. Kapatid, ang lahat ng naganap sa buhay natin, iugnay natin ito sa layunin ng Diyos kung bakit siya nagpapakahirap sa krus ng Kalbaryo.
maraming nagaganap sa loob ng tahanan, sa loob ng pamahalaan, sa loob ng iglesia, sa loob ng iba't ibang samahan. Dapat ang mga naganap na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, ito ay magkaroon ng wakas at ganapin ang ayon sa kalooban ng Diyos. At dito papasok yung isang aspeto ng buhay na naganap na ang bagay ayon sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Ama, maraming pagkakataon na sa aming buhay ay nagmamataas kami, nagmamalaki sa mga bagay na aming nakamtan, sa mga tagumpay na aming natamo. Tulungan kami na anumang tagumpay na aming nakamtan, ito nawa ay maialay namin sa iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.